Hi guys, it's Jessica Domingo. Welcome back to my channel. And for today's video, gagawa tayo ng abone spa milk salt and sunflower oil mix na video. So, ayun. So, kung napapansin nyo rin, ayan, maayos tayo ngayon. Ayan, maayos ang buhok ko kasi ginamit ko rin yung sunflower oil bago ako maligo. O, diba? And naka-orange lipstick tayo ngayon. So, ito yung favorite ko lipstick ngayon, which is the peachy kind, the lip dip ng Sanice. And yung blush on ko, is as usual, is yung Caroline Berry Red Lip and Cheek Tint. So, ayun. Anyway, let's get started. Siyempre guys, yung narinig yung ingay, siyempre, as usual, yun po ang aking anak na 3-year-old. So, pagpasensyahan nyo na. So, ito na ang aking abone spa milk salt and ang aking sunflower oil. Yan, which is the Queen K. So, ayan. So, ito yung combo na ginagamit ko. And itong dalawang to is nabili ko sa Shopee. Ilalagay ko na lang sa description box yung shop. Name ng shop. And ito palang dalawang to is 264 plus shipping. So, ayun. So, this is 350 grams. And ito naman is 100 ml. So, ayan. So, Queen K. So, ito yung nabili kong combo kasi ito yung nakikita ko sa TikTok na okay daw talaga. So, itong Queen K na sunflower oil na to. So, ayun. So, very familiar naman tayo dito sa Abone Spa Milk Salt. So, known na talaga to na scrub na nakakaputi daw talaga and ng mga dark spots and sa body. So, ayun, marami ng reviews nito. And, ayun, bago ko pala binili to guys sa Shopee, syempre binasa ko yung reviews, mukhang okay naman yung reviews. So, diba, hindi naman talaga may iwasan sa Shopee na talagang parang most shops may kaunting mga reviews talaga na ilang star lang. Pero, so far, ito, ang bango niya. So, para sa akin, authentic talaga itong product na to, itong pinagbilhan ko. Kasi talagang, kasi nagamit ko na ito before. So, alam ko na kung ano yung amoy niya. And, syempre, yung texture, ganun. So, ito, talagang mga amoy gatas. Alam niyo yung candy na how-how. Alam niyo yun, yung mga batang 90s, ganun siya. So, matamis. Parang gusto mo kainin. Yung green na wrapper, yung may baka, yun, sa harap. So, ayun. So, anyway, so, ito siya. So, yan, kita nyo naman, bukas na. Kasi nga, ginamit ko na. Ayan, and ito rin, no? Gamit na rin talaga tong Queen K na to. So, ayan. Ayan siya. So, ayun. Itong ano naman, itong sunflower oil na to, itong Queen K. So, nakagamit na rin ako ng sunflower oil before. Pero, ibang brand yon, Human Nature ata. Hindi ko na maalala. Dati, ginagamit ko sa aking buhok, sa muka, ganyan. So, tinry ko lang siya. So, itong Queen K, ito nga, organic nga to. Itong Queen K, talagang malagkit siya. Malagkit talaga siya. And yung amoy niya, yun nga. So, hindi siya syempre talaga scented. So, ayun. So, para siya talagang mantika. Para sa akin, ha. Ayun. So, malagkit talaga siya. So, para sa akin, kung gagamit kayo nitong dalawa na to, so, siguraduhin nyo na tama yung mixture nyo. Huwag masyadong marami yung sunflower, syempre kasi malakit talaga siya sa balat kapag marami nito. So, syempre yung tama lang. So, tansya-tansya lang naman, hindi naman kailangan na exact na measurement ng bawat isang product.
So yun, nakita niyo naman sa video kung paano ko siya ginagawa. So basically, nahalo ko lang tong Abonespa milk salt pati yung Queen Kay sunflower oil. So as I mentioned, tinatantya ko nga lang siya hanggang sa makuha ko yung gusto kong consistency, which is yung hindi masyadong maraming sunflower oil kasi nga malagkit nga siya. So ayun, so syempre nirarub ko lang siya gently sa body and then sa mga dark spots ganyan. So binababad ko lang siya for 3 to 5 minutes and then yun, bamanluan ko na siya. So ang ginagawa ko afterwards is nagsasabon ako and then nag gumagamit ako ng lufa para talagang siguradong matanggal yung lagkit. So ayun, my experience about using this. So ako, masasabi ko na nagustuhan ko siya. Actually, mas nagustuhan ko pa siya compare dun sa niacinamide soap na nagamit ko before nito. Kasi mas nakita ko talaga yung effect nito na talaga nakaka-brighten siya. So, yun. Papakita ko sa inyo yung kilikili ko para makompare nyo yung result dun sa niacinamide soap na ginamit ko before at saka dito. So, yan. So, ready na kayo? So, ito na siya. So, yan. Tincheren! So, ayan. Diba? Ayan. Oops! Ayan lang yan. Yan. So, mayroon pa siya mga buhok, ah. So, ayun. Hindi pa ako nag, ano dyan, tatanggal ng buhok. So, anyway, so, saglit ko lang siya pinakita sa inyo. So, ayun. Kung napansin nyo, sige na nga, ayan o, oh, take two. Ayan o, oh, ayan. Diba? Ayan. So, makikita nyo naman, diba, na talagang nag-lighten siya compare dun sa niacinamide soap na ginamit ko. So, mas mabilis yung effect nito. Considering na hindi pa siya ubos, oh. Ayan, oh. Saglit ko pa lang siya ginagamit. Wala pang 1 week. So, ayan. So, masasabi ko talaga na okay siya. Lalo sa mga darker areas. Ayan, talagang nakaka-lighten siya. Oo. And makikita nyo naman yan, yung braso ko, diba? Ayan. Tapos ito, kasi ginagamit ko siya, hindi nga actually everyday eh. So, diba? Talagang, ayun, may result talaga siya. So, ayun. So, nagustuhan ko talaga to. Ayun. So, ayun. So, kung gusto nyo i-try, i-try nyo. Kasi para sa akin, okay siya. Talagang effective siya para sa akin. So, ayun lang guys. So, if you enjoyed this video, then please give the thumbs up and show me some love. Subscribe. Thanks for watching. See you in my next video. Bye-bye.